Okay. Let us now study about, aside from conditional statements, ito naman yung, di ba yung conditional statements, we have the hypothesis, and then yung conclusion. Ano yung hypothesis? Yun yung mga data. Di ba? Data na nag-gather nyo, kaya naman nag-conclude kayo. Okay? Next, ang susunod doon, so meron tayong conditional statement. And it is denoted by P. P. If P, then Q. Ngayon, we have another one. Converse statement. If Q, then P. Okay, so conclusion muna. Nag-conclude agad. Tapos, tsaka naman humanap ng data. Katulad ng, ano, halimbawa, if you got a low grade, then you did not study well. Tama ba? Yes. Ha? Mag-conclude na. Nandun na yung pinaka-result. Nakakuha ka ng low grade. Yes. Kaya naman, kasi hindi ka nag-aral. Okay? So, example nun, if you get a low grade, then you will not pass. Ayan mo yung parang negative, ma'am. You did not study. Ma'am, yan mo yung mga negative. Hindi pa. Kabaliktaran pa lang ito ng conditional statement. Next. The next is inverse statement. Anong inverse statement? Ha? What is inverse? Negative P. If not P, then not Q. Okay? Example. If you do not pay your taxes, you will be poor. Then you are not a good person. Citizen. Good job. Para saan ba yung taxes natin? Para sa nagagawa ng pagpapagawa ng mga infrastructures natin, 'di ba? Sa buong Pilipinas. 'Di ba? Pag may mga nasalanta, yun ang pantulong natin, di ba? Yung mga roads natin na dinadaanan para mas mabilis ang transportation, di ba? Di mas marami tayong negosyo niyan. Okay? Ayun naman yung mga negative. Oh, ito na yung negative. So, if not P, then not Q. Ano naman kaya yung inverse nito? Contrapositive statement. Okay? If not Q, then not P. Ayan naman, ma'am, yung mga pareho naman. Example. Oh, based on this, gawa nga kayo ng contrapositive statement. Based on this one. If you... Sabi, conclusion daw muna, ha? Based on this one, this example. You are not a good citizen if you don't pay. If you are not a good citizen, then do not pay your taxes. So, if you are not
a good citizen. So, conclusion agad to. Hindi ka daw good citizen. Ibig sabihin, then you are not, then you do not, pay your taxes. Okay? Any questions with this one? Sige nga, gawa tayo. Hanap lang ako example. Let's have an example. If you have the will to win, then you have the will, the ability. So this one is a conditional statement. Who can give me a converse statement? Who can give me a converse statement for this? If you have the will, then you have the ability. Yes, Marielle. Okay. If you have the ability, then you have the will. Okay? So, ibig sabihin nun, kung may abilidad ka na gawin nyo mga bagay na to, may willingness ka na gawin talaga yun. Okay? Next, who can give me the inverse statement for that? Oh, may not lang, oh. Negative lang. Gawin wow. Negative. Ako Basto. If you do not have the will, then you do not have the ability. Tama! Okay? How about the contrapositive? Oh, babalik ta rin lang. Yes, Eliza. Babalik ta rin lang. Tapos naka-negative? If you don't have the ability. Okay. If you don't have the will. Tama. Okay. If you don't have the ability, then you don't have the will. Naku ba? Ha? Oh, sige. Isa-isa kayo, ha? If the car... Ay, hindi. Gawa muna tayo. Gawa tayo. The car is blue. It is a jet. Okay, make this a conditional statement. Yung positive statement, ha? So ano muna yung data niya? Ma'am, yes, sir. If the car is blue, then it is a jazz. Tama, okay. If the car is blue, so nakuha muna siya ng data. Ito yung data niya. So nag-conclude siya na ito ay jazz. Yun yung tatak ng kotse. How about a converse statement? Who can give me a converse statement? Jeremy, give me a converse statement. Of that one. Converse. Mauna muna yung conclusion. Yes. Ako ma. Hindi nakikinig. So, ang conditional statement niya ay? If the car is blue. If the car is blue, then it is a jazz. Next, converse statement. Ano? Who can help Jeremy? Who can help? Fiona? Come on, help him. Go, Fiona. Ability.
Gagawin naman yung conclusion naman, magkabaliktad naman, conclusion naman una, tapos yung hypothesis naman ang nasa then. If it is a jazz. If it is a jazz. Then the car is blue. Okay, if it is the jazz. Then the car is blue. Okay, then the car is blue. So nauna yung conclusion niya. Sinabi niya agad yung tatak ng kotse. Tapos, tsaka pa lang yung data. Okay? Next. The inverse statement. Who can give me the inverse statement? Kurt? Jebs? Give me the inverse statement. Mag-try ko. Negative ba yun? Negative. Nagsabi ka na kanina eh. Ken? Give me an inverse statement. Ako nga. Ano inverse statement? Negative lang neto? Conditional statement. Ma'am. Diba? I will help it. Ano? If it's... Oh, sige, Diego. Ano nga ba ko na ulit? Ako ma'am. Ano? Oh, ano? Gagawin lang negative. Tama, if the car is not blue, then it is not a jazz. Okay? Next, how about the contrapositive? Contrapositive naman. Yes, Faith. Oh, sige, Kurt. Go naman. Ha? It is not a jazz. If Ano ulit? It is not the a jazz. If ba? If? Ako ma. If it's not a jazz. When the car is blue. Then? The car is not blue. Okay, nakuha niyo? Yes. Oh, sige. May lang mga copy na. Sige, copy niyo muna. Equals one. Ano niyo ulit? Can you repeat the conditional statement? If one plus two. Plus 2 is 3 is three equal to 3. Yes. Then 3 minus 3 minus 2 minus 2 is 2 equal to 1. Is equal to 1. Very good. How about the contrapositive? Contra the converse. Is 3 minus 2. Sige, Eliza. If 3 minus 2 is equal to 1. If 3 minus 2 is if 3 minus 2 is equal to 1, then 1 plus 2. Then 1 plus 2 is equal to 3. Nakuha? Yes. How about the inverse statement? Ana. Inverse statement. Upper hands. Godines. Sige, kaya mo yan. Inverse. Lalagyan lang ng negative, ha? Lalagyan lang lahat ng negative. So, ano magiging negative na itong statement na to? If 3 minus 2 is not equal to 1, then 1 plus 2 is not equal to 3. 1 plus 2 is not equal to 3. Tama. Kaya nga, not all statements are true. Diba? Kaya nga, hindi lahat ng if then na mga conclusion nyo at hypothesis nyo ay tama lahat. Diba kahapon diniscuss natin yun? Sige. Next, you can give me a contra-positive. Ako ma'am. Yes, Leon.
If 1 plus 2 is not equal... Ha? Tama, isa. Ay, nagkabaliktad pala. Diba, sabi ko sa'yo ba? So this one should be contrapositive. And this one is inverse. So, if 1 plus 2 is not equal to 3, then 1 plus 2 is not equal to 1. 3 minus 2 is not equal to 1. Okay? Nakuha? So, tingnan nga natin kung lahat ng statement ba? Ay, totoo. If 1 plus 2 is equal to 3, then 3 minus 2 is equal to 1. True or false ba itong statement na to? True. True. Okay? If 3 minus 2 is equal to 1, then 1 plus 2 is equal to 3. True. Totoo ba siya? Always true? True. Yes. Oh, if 3 minus 2 is not equal to 1, then 1 plus 2 is not equal to 3. False. Why, ma'am? Yeah, because you do... Kasi equal lagi ang 1 plus 2. Next, if 1 plus 2 is not equal to 3, then 3 minus 2 is not equal to 1. Is it true? False. Then. Oh, ito naman kabila. Tingnan naman natin kung true. If the car is blue, then it is a jazz. True. Always true ba to? Yes. False. So, hindi laging true yan. Tama. Okay? Meron blue na Honda. Meron blue na ano? Ano ba? Blue. Mga tatak na mga cars. Oh, Mitsubishi. Ferrari. Oh. So, if it is a jazz and the car is blue, totoo ba to? False din. Hindi kasi may ibang kulay din ang jazz. Okay? If the car is not blue, then it is not a jazz. False. False then. If it's not a jazz, then the car is not false. False. Okay? Naintindihan nyo, hindi lahat ng statement ay true. Okay? O, isa pa. If, hindi, ganda na lang. Ano nga ba yung mga pwede? Princess and Yuna are late. Aha. Princess and Yuna are late. That's true. Ma'am, meron pa po. Po, the grade 8 pupils are late. False. 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 Kapag ba late lagi to si Yuna at si ano, lahat ba ng grade 8 ay late na? False. Kaya hindi lahat ng statement ay? Tama. Tama. Okay? Minsan yung mga issues, hindi tama. O kaya yung mga bintang, hindi laging tama. Katulad niyan, Magudayo and Kurt are? Okay. They are making daldal again. Even if I already told them to make tahimik na, no? Trapezoid. Diba? Do you still remember that? Rombus! Okay, rombus! Rombus! Sige. Example, binigyan ko kayo ng ganito. Line! Intersecting! Oh, yeah! You still remember this one? Bigyan naman natin siya ng proof. Okay, kaya naman tinuro ko sa inyo to ng grade 7 kayo. Okay, let us review muna. Okay, kapag ito, isang buong to, what do you call this angle? Anong tawag dyan? Line. Ito ay isang buong ano sa protractor? Complementaries. Line. Ha? Isang buong straight line yan, di ba? Isang buong straight line ng protractor. At ilan yon? Ilan degrees yon? 180 degrees. Okay? If this is 65 degrees, how many degrees itong angle 1? 180 degrees. Ha? Ano? Ano po siya? 150. Okay, 115. Paano nyo naman nakuha? Ay, no! 180 degrees yung total nung ating straight angle minus yung given na 65 degrees. Kaya nyo naman nakuha yung missing angle. Ngayon, kung ito ay 65 degrees, ano kaya?
niya ang measurement ng angle 3. Ano? 65. Hindi. Yung ano ba yung minus ng 3? Magkatapat at pag magkatapat, anong tawag doon? Hindi ko na alam. Congruent. Ha? Vectors. Charot. Congruent. So ito yung mga? Supplementary. Oh, hindi ah. Ay, ano yun? Susunod ko lang yung mga keywords dito. Straight line. Oh, ano pa? Acute. Vectis. Ano? Complement. Complement. Okay. Oppositings. Nakalimutan na. Adjacent angle. Ano yung sabihin ng adjacent angle? Magkatapat! Okay, opposite sila, no? So, kung ito ay 65 degrees, ito rin ay 65 degrees. Kung, ano naman ang angle 4? 115. Okay, kasi ang katapat naman niya ay ito si angle 1. Ngayon, kung si angle 2, si angle 1, angle 3, and 4, nakuha niyo na lahat ng measurement. Ano naman kaya measurement ni angle 6? Ganun pa rin, 65. Ganun pa rin mo. Bakit? Kasi ma'am, ano naman tawag sa kanila? Interaction din pa rin. Ano tawag naman sa kanila? Ha? Adjacent. Hmm? Tingnan nyo. Alternate. Polymerization. Hindi. Alternate, di ba? Nakita nyo, alternate siya. Alternate. Tapos, nasa loob siya nung plane. Thermal. So, interior ba siya o exterior? Interior. Interior. So, alternate interior angles. Nakuha? So, nasa loob siya nito, plane. How about angle 8? 8. Ano ma'am? 150 din. Ha? 150. At anong tawag sa kanya? Ano? External. Polymerization. Ano tawag sa kanya? Sino ang ka-alternate niya? Yung ito si 1. 1 at 4. Okay, si 1 at 8 ay alternate. Ang tawag sa kanila? Alternate. Alternate. Exterior. Exterior kasi nasa labas na sila nung plane. Exterior angles. Okay? Bigyan niyo pa nga ako ng isa pang alternate interior angle. Ano po? 7. 5. Ha? 5 and 4. Alternate interior eh. Oh, magka-opposite. Okay. Next, give me an alternate exterior angle. 7 and 2. Yeah, magka-alternate at nasa labas. Okay? Nakuha niyo ba? Yes, ma'am. Sige. Let's have a game. Yun! Kaya niyo ba? Okay, ang gagawin niyo naman ngayon. Paunahan. Okay, tama. Magkakaroon kayo ng dalawang teams. Tapos, tatlo na lang. Tatlo. Tatlong team. Tapos, gagawa kayo ng ganito. Gagawa kayo ng ganito. Okay? Ayun last year, ma'am. Gagawa kayo ng ganyan. So, dapat may line. Pero human. Human lines yung gagawin nyo. Tapos, meron kayong i-assign na tatayo na magiging angles na dalawa. So, ganito yun. Halimbawa, andito si... Give me... Ano yung ganito, Eliza? Give me Eliza. Uringan, come here. Give me Eliza. Let's go. Sige. Jeremy!
Jeremy, Faith, gawa ka lang ganito, pati old kita. Tapos, Jego, luha, extend ka doon. Ay! Mayon! Jego, extend doon! Aisha. Okay.